welcome to my another. Lagi na lang ito. Lagi na lang hirap na hirap mag-intro. Okay. Welcome to my another vlog. So for today ay meron kaming pupuntahan. Yeah, food tasting. Sabihin mo na agad kung ano sasabihin yung pabagal-bagal. So magpo-food tasting kami. Kasama namin araw... yung magiging yung wait lang. Yung magiging malapit ng kagasal din. Yeah. Ayan! You know. Hindi pa alam ng magulang ni Chloe na papakasalan ko yung anak nila. Kami pala mag-i-splock. So for today nga, pupunta kami, magpo-food tasting kami at meron kaming mga kasamang mga taste bud expert. Yes, taste bodies expert. Ayan. Sa aming lahat kasi ako yung pinakabuhay yung taste buds at ako yung pinaka may mature na panlasa. Ayan, so isa sa mga pinaka-importante at hindi makakalimutan ng mga guest at mga bisita ay ang pagkain sa wedding. Alam niyo ba, nanood pa yan si Patpat ng mga vlog ng mga mag-food tasting para pumuha ng masasabi. Kasi ano ba yung kailangan sabihin? Malaman. So, kailangan natin i-rate sa mga appetizer, dessert. Mga... kasi maraming choices yun eh. Bigyan nyo ako ng masarap. Yeah. Huwag yung maghahain kayo rito ng Neneng Lamig at Bosking ang ikakasal. Daig pa to ng wedding of the century nila Ilmas at Tropa Gutierrez. Pero totoo no, pag sa mga events, like mga birthday, wedding, ang hindi talaga makakalimutan pagkain. Wow, narinig ko rin yun sa sinabi ng vlogger kanina. Hindi, wala doon. Wala. Ikaw napaka-ano mo. Baka sabihin nila kung makopya ako ng vlog na may vlog. Hindi naman. Kumukuha ka lang ng idea. Alam mo yung parang kaklase mo mga kumopya ng assignment. Pre, patingin lang ako pre. Hindi ko gagayain. Paribahin ko yung totoy. Pero magkakita, parehas na yung sinabi. Pagkasabi. So ayun nga, diba? Diba nga? Ano? Diba? Yung ano, hindi mo makakalimutan. Ah, yung pagkain, hindi mo malilimutan. Mga events. Tsaka yung mga pag nagutom yung bisita, o ganyan. Ay, ang gusto yun namin. Yung hindi nila makakalimutan. Ang gusto namin. Sabi nila, ay nagutom ako sa ano na yun, kasal na yun. Ayoko na maulit yung ganyan. Ano. So ayaw natin mangyari yun. Dapat satisfied lahat. So, pupunta kami sa isang kilalang catering services. Ayan ang spices and herbs. Matik yan, paghahainan tayo dun, mga cooking cordon bleu. Yan yung mga matik eh. Diba? Oo, totoo yan. Hindi mawawala ang cordon bleu. Oh, kasi, kaya pag pumunta ka ng ano, kasal, parang pumunta ka ng birthday. Yung walang Shanghai, di ba sa birthday ganun? Sa kasal, uy, walang cordon bleu. Saka yung ano, creme brulee. Yeah, creme brulee. Creme brulee. Pag walang cordon bleu sa kasal, pasuntukan talaga. Pero nakita ko sa menu nila, sa isa-serve nila mamaya, merong ano, cordon bleu. Yeah, dapat so, lang. Alam mo, sayang nga eh, isa sa mga pinanghihinayangan ko ngayon na nagpe-prepare tayo, hindi tayo nakakapunta ng wedding fair. Diba? Kasi sa wedding fair, nandun na yung mga kumpleto na. May mga dress, wedding gown, may mga bridesmaid dress, yun, food services din, food catering, styling, tapos mga pang-groom, mga damit, so lahat na. So yun, isa din yung sa pinanghihinayangan ko ngayong pandemya na hindi namin na-experience yun ngayon. Kami ba? Eh di ba yung kasal eh, ayaw namin nung magugutom. Ang gusto namin sa simbahan pa lang, nakahain na yun, pagkain sa labas ng simbahan. Pwede naman, ano, lunch kasi yan, di ba? Usually. Lunch. Oh, pwede naman sa simbahan, may mga chichirya dun sa buhay. Lama may mga money. Lamay pala. Paruya, parun. Tapos may mga kape. Sopas. Sopas, may mga para hindi talaga magutom. Kasi hindi naman kailangan sobrang mag-arto eh. Huwag lang gugutomin. Huwag lang gugutomin. Bigyan mo ng mani. Panglaman chan, gano'n. Tapos gusto namin doon pa lang lasing na. Sa simbahan pa lang. Yung maganda par. Lasing sa simbahan talaga. Lahat naman ng mga bisita, tropa, pero may tumutol. Sobrang lasing na. Ako tumutol ako, trip ko lang. Hindi pala ano, registration mobile bar pala yung nasa tabi ng ano. O kaya si father yung nasa. Bigla kasi book tumututol sa kasal. Magugulat kasi Tito Bale, imbis na ihatid ka sa altar eh, nandun dumiretso sa mobile bar. Nakahanap na maiinom. Dito ba biglang kinurot si Patabang naglalakad? Hey! Ano yan? Saan tayo? Nasaan tayo? Ba't tayo na? Ba't ka pang kasal ka? Anong kasal ka? Saan? Walang ikakasal ka. Mag-aral ka, mag-aral. Nag-aawok na. No? So meron pala tayong kasama, ikakasal din. Si Johnny Boy and si Dancer. Salamat si Johnny Boy tsaka si Madam. Johnny Boy tsaka si Madam. Bongga may styling. Styling ba sa styling? Pag sa food? Kami yung sa styling ng centerpiece. Tapos sila yung sa food, centerpiece, at yung table and chairs. Pero yung sa centerpiece nila, yung raw kukuhanin natin, pero kami mismo magsa-set up. Kainan na!
Nag-lunch naman. So ito yung catering, spices and herbs, catering services. Dudut, ikaw mag-ingat dito, maraming babasagin. Ikaw pa naman yung clumsy. Yung kutsara nila parang pambunganga ni Dundut. This is a bread on top of tomatoes with a little nipon. Nipon daw. Simulan niya na po sa tubig. Ang sarap! Birich water to, no? Yeah! Go promote that! Birich water. So, sisimulan na namin ang laban. So, ang una ay ang... So, bruschetta. So, ito yung una nilang sinerve. So, yan. Meron siyang kamatis. So, for appetizer, ang una nilang sinerve ay green toast salad, tsaka bruschetta. Salad with Italian. It's Italian dressing for your greens. Okay na ako dito. Next. Pareho, pwede naman siya. Yeah, okay. Gusto talaga salad, masarap. Meron ito, gusto dry, kasi gutom na. Masarap, may vinegar na. Taob, naubos. So, tapos na kami sa appetizer. Next naman ay yung mga soup. So, ito ay fresh pumpkin soup. Una po, fresh pumpkin. Hello, parang magugustuhan ni Mavi to. Tapos meron ding tomato soup. Parang additional lang siya. Meron po ba kayong soup na masasabaw? Sinigang wala yung hinahanap. Hindi sanay sa mga ganitong soup. Gusto pala mga sinigang. Mas gusto ko tong pumpkin soup. Okay na ako nito. Ano to, sir? So for pasta, isa sa mga sinerve nila ay oriental spaghetti. Pwede siyang bukasan na anghang. Isa-serve ka. Rate mo yun. Yung parne na ito. Nalala ko nakatilim nito. I-relate ko to. 10 out of 10 yan sa akin. Ang sarap. 10. Sarap na. Because may from going pasta bar. Pasta? Oh, may pasta bar kasi sila. Masarap siya, pero mas gusto ko yung isa. Yung oriental spaghetti. Yan, ano rin sa akin, 10 out of 10 yun. 10 out of 10. Pero ako 9 out of 10. Pero ito yung pinili ni Ken. So siya masusunod. Sure. Wala po ba kayong mga igado? Kare-kare. Guya pala yun. So next ay baked salmon. Ah, very appetizing. Tsura pa lang. So sa isa mga fish ay fillet with chili ginger sauce. Kakaiba to. Salmon kami. Salmon kami. Mahal po talaga yung salmon. Mahal ang kinima talaga. Paano po pag kami yung mga huli? So, tapos na tayo sa fish. So, ang napili namin ay baked salmon. Ito po, chicken cordon bleu. Ito na, hindi mawawala ang cordon bleu. Ba't kaya siya cordon bleu? Hindi naman siya. Pero, just a pwede mo ba ito i-take out yung mga hindi na? Pero pag-serve na i-serve sa bayan ng kanin na. Namamanhid na ako. Namamanhid na ako sa busok. Ito naman ay chicken kebab. Chicken kebab. Ayun na, cordon bleu mamaya. Nakastick siya. Cordon bleu po talaga kami. Ikaw, miss. Next ay spare ribs with mashed potato. Sorry, babalik ko yun, Mike. 10 over 10. So next ay roast beef. With mushroom gravy. With mushroom gravy. I'm so full. So for dessert, parang ang next na ito, tulog na. Cream and fillet. Masarap. Masarap siya kasi may peanut, tapos may malambot. Ano, strawberry shortcake. Ito naman ay cream brulee. Ang unique niya kasi, nasa eggshell. May ganito ano pala. Isa susa ba siya dito? Familiar sa'yo sa lasa ng cream brulee. Ito yung isang dessert. Sarap nito. 10 over 10. Bakit umiiyak? Kasi ito niya daw. Dahil siya nakakaawa talon. Nakakaawa talon. Nagkikwentuhan lang ito. Wow. Nakasadla kasi kayo. Sinabi kasi namin, best man siya kami, the owner. Leo!
Charis lang. Ayun yung magjawang iyakin. Masyadong emosyonal. Hey. Yung pala, so para magkakaiba talaga dapat iba sa parents, iba sa ninang, tapos iba sa maid of honor. Okay, noted po. Kasi isipin mo, Patricia, pag nag-family picture kayo, syempre maganda kung si mami, maganda ang color ng damit, nagko-compliment naman dun sa, kunyari, si your sister is one of the maid of honor. Yes. Ang ganda sa picture taking, di ba? Hindi siya yung parang boring thing na parang lahat kayo, lahat naka-blue. Magta-transform yung wedding gown pag nasa reception na. Pwede, oo. Yun yung pinauuso ko naman ngayon pag tinanggal yung top. Magugulat sila, iba na yung issue. So ang gagawin ko, Patricia, gawa ako ng dalawang gown na sketches based on dun sa inspiration na binigay ko. Okay. Tapos gawa naman ako ng two sketches based on nakikita ko that will look good on you. Okay. Thank you, Patricia. Thank you po, Sir Francis, Sir Harry. Exit na ako, ha? Okay po, thank you po. Okay. Thank you. Thank you po. Starstruck ako. Ang gwapo. Tapos gagawa ng wedding gown kasi Francis. You always make me blush so hard.